Ayun, kumusta Paknas? Narito na naman kaming muli upang pag-usapan natin ngayon yung 2020 minimum wage na sahod ng isang factory worker dito sa South Korea. At gusto namin mabigyan kayo ng ideas, lalong-lalo na sa mga nagnanais na makarating dito. At gustong malaman kung magkano ba talaga yung sinasahod ng isang factory workers. So, taon-taon na tumataas ang sahod dito sa Korea as factory worker. At nakikita natin na pinopos ng mga iba't ibang KLC sa atin na napakalaki. Sa tingin namin, sobrang laki yung mga pinopos nila na yung iba ay walang idea kung magkano talaga yung tinatanggap. Oo, aminin naman namin na talaga kung tutuusin malaki ang sahod dito, pero hindi po ganun yung expectation ninyo, hindi ganun yung realidad. So kailangan namin sanang linawin para naman hindi masyadong mag-expect yung iba sa atin na sobrang laki. Oo. So, magkano ang sahod ngayon? 2020, ang isang oras ay pumapatak ngayon ng 8,591. Ang palitan ngayon dyan is nasa 373 pesos. Ngayon, sa computation ngayon, pero hindi po siya fixed kasi nga, minsan tumataas dito, bumaba sa Pilipinas yung palitan. So, hindi siya parehas. So nasa 370 pesos sa isang araw, walang overtime, ang sahod mo yun is 68,721. So pumapatak nasa 2,984, or mga sabi mo na lang nasa 3,000 a day sa 8 hours yun. So walang overtime. So sa isang buwan, pumapatak ng 1,795,310 won. Yan yung kabuuan ng isang buwan na walang overtime. So magkano sa peso? Ang conversion ngayon ay pumapatak nasa 78,000 pesos to 80,000 pesos. Yun yung conversion kasi hindi siya pare-pareha. Hindi siya pare-parehas na ito nga yung matatanggap. Kasi yung iba, mayroon silang bayad sa kasera, mayroon bayad sa pagkain, mayroon sa bayad sa wifi. Yung iba, walang overtime. Yung iba, sagad sa overtime. Yung iba naman ay maraming kaltas. So doon nagkakaiba yung sweldo natin. Sa amin, minimum wage lang talaga kami kasi wala kaming overtime. Pero ang maganda sa amin, libre kami ng bigas, libre kami ng bahay, libre kami ng tubig, kuryente, wifi, libre kape, tissue. So, para sa akin, kahit na hindi kami nag-OT, ay maswerte pa din. Kasi malaking tulong yun yung mga nalilibre sa amin. Kasi kung pero meron kayong allowance, di ba? At oo, yun. Sa pagkain, binibigyan kami ng monthly allowance kasi wala kaming kantin. Kami na lang din ang nagluluto, kami nagbabudget para sa amin. Yun yung maganda sa amin kahit na minimum wage, ang importante ay marami pa ring libre. Ang nababawas lang doon sa minimum wage namin yung sa kukmin at sa insurance. Yun. Pero lang. Parang ganun pa rin kasi binibigyan kayo ng allowance, di ba? So yun ang kagandahan sa amin. Kahit... So magkano yung kabuuan na natatanggap ninyo? Ako kasi hindi ko inaalam yung sahod niya . So ngayon, i-bulgar niya . Sabihin niya ngayon. magkano sahod mo? Nasa 1.6, ganun. Tapos plus? Plus yung allowance namin monthly. Ay, check ko mamaya dito sa online banking niya. So, ayun. Plus yung 90. Plus 90, yun nga yung sa food allowance. Ang sinasabi sa akin, ang sahod niya 1.2 lang. Check ko mamaya dito. Oo, yun. So, yun yung kagandahan sa company ko. Kahit na wala kaming OT, ayos lang. Tapos, sa iba kasi, depende naman sa ibang company. Minsan, lahat ng sinabi kong libre sa amin, hindi libre sa kanila. Oo. Diba, partner? Oo. Eh, sa inyo naman, partner, magkano naman yung natitira sa sahod mo? Amin naman, regular naman ang overtime, 2 hours a day. Tapos, may OT kami ng Sabado. Kung malakas yung trabaho. Pero, regular sa amin, meron kaming Sabado kasi kailangan namin pumasok. Kung wala kaming overtime, natatanggap namin,
nasa 2 million. Oh, 2 million won. Mas mataas pa doon kasi dito sa amin naman, ang kagandahan dito, libre lahat. Libre pagkain, libre bahay, tubig, kuryente, lahat, wala kaming binabayaran. Binabayaran ko lang internet. Internet ko kasi nagpakabit ako ng sarili ko kasi kailangan. Ang kagandahan din dito sa amin, meron kaming increase yearly. At depende yata sa performance. Binabase sa performance. Meron kaming increase sa labor, iba pa rin yung increase namin every year sa company. Meron kaming kasi binabase yan sa performance sa trabaho. Kumbaga, so partner, maganda yung performance. hindi, sa kon na lang yon. So pumapadak ang sa sahod namin dito nasa 2 million pataas. Posible naman po talagang kitain yung sinasabi nilang 80,000 to 150,000 pesos. Pero yun po ay depende po sa company na inyong mapapasukan. Gaya nga po ng mga sinabi namin, merong libre, merong hindi, tapos merong company na malakas at sa company ko mahina, yun nga, mahina dahil wala kaming OT. Pero ganun pa man, okay na rin. So depende po ha, depende po sa inyong mapapasukan na kumpanya. Ang ginawa namin ito bilang paglilinaw na huwag na huwag po sana tayong mag-expect na ganun yung matatanggap natin sahod. Kasi nga, napakarami na ang kumpanya ngayon na naniningil ng mga pautang. Hindi pautang yun, naniningil ng bahay, pagkain, tinanggal ang bonus, tinanggal ang overtime. Sa mga kakilala namin, mayroong nagbabayad ng bahay, 300, nagbabayad 250, 150. Tubig, kuryente, wifi, lahat binabayaran na ngayon. Kasi mula nung 2018, naging batas na yan ng Korea na karapatan na ng kumpanya na magpabayad ng isang dormitory. Kahit nagtaas nga yung sahod, parang ganun pa din kasi yun nga, pinagbabayad na sila ng mga bahay. Parang binawi pa rin na yung taas ng sahod, binawi pa rin dun sa bayad. Sa iba, maraming napaburan. Hindi rin maganda yung nagtataas ng sahod kasi nga, babawiin din naman nila. Parang ganun. Tulad namin, dati nung 2015, 16, 17, ang laki ng, mas malaki pa yung sinasahod namin noon kaysa ngayon. Kasi dati kung wala kaming overtime, kahit wala kaming trabaho noon, pwede kami mag-overtime, pwede kami maghanap ng kahit anong gagawin mo dyan. Pero ngayon, kung wala ka nang gagawin, automatic out ka na. Hindi ka na pwedeng mag-overtime na maglaro-laro lang kasi nga palalabasin ka talaga. Hindi na gaya nung iba na dati na diyan ka lang, magtrabaho ka lang, i-advance mo lang yung oras mo, tapos mag-out ka lang, mag-overtime ka kahit walang ginagawa, okay lang noon. Pero ngayon, hindi na magagawa yon. Tapos yung bonus, dati marami yung malalaki yung mga bonus ng iba dati, ngayon, tinanggal na. Realidad yan. Nililinaw namin ito bilang paglilinaw sa inyo na huwag na huwag po sana kayo mag-expect na ganun nga yung mga laki ng sahod na sinasabi ng mga KLC. Magkano yung panty dati? Magkano lang? Chonon lang dati yung panty. Ngayon, 8 nun na. May panty pa. Yan. Totoo yan. Kaya nga eh. Hmm. Kahit na lalo ngayon, 2020, talagang nagtaasan yung mga bilihin dito sa South Korea. Kaya parang bawi-bawi lang. Same lang din naman sa Pinas, di ba? Pag tumataas yung sahod, ganun din, tumataas ang gasolina, lahat-lahat ng bilihin sa atin, di ba? Parang ganun lang. Kaya yung sinasabi nilang ganun kalaki yung sahod dito sa South Korea ay totoo naman, pero yun nga, maraming kaltas at hindi mo siya makukuha ng buo. So yung ibang kinakaldas naman sa atin, refundable naman yon. Makukuha naman natin yun pag-uwi. Yung tinatawag na kukmin. Kinakaltas yun buwan-buwan dun sa sahod mo, base dun sa sahod mo. Tapos pag-uwi mo, yun yung buong matatanggap mo. So parang ano ba tawag sa atin, SSS or pag-ibig, yun yung matatanggap mo. Beside dun sa TGCOM na tinatawag, TGCOM ay yung separation fee sa Pilipinas. So yun yung matatanggap mong benepisyo pag-uwi mo. So mabubuo yun. Kung tutusin, medyo malaki naman na kahit wala kang maipon dito. Kung matapos mo yung 4 years 10 months dito, kung minimum ka, pumapatak din na sa 500,000 pesos naman na matatanggap mo. Buo yun na maiuwi mo sa Pilipinas. Yun lang yung masasabi namin tungkol dun sa sahod. At malaki, maliit man yung sahod matatanggap natin, ay ang ipagpasalamat po natin ay meron po tayong tinatanggap. Kung ano man yung sahod natin pagpunta dito, ay
salamat na tayo sa dami ng naghahangad makapunta ng South Korea, ay maswerte pa rin po tayo. So, bago naming tapusin ito, ang vlog na to, ay gusto namin i-shout out ang mga kapakner namin, at maraming salamat po sa inyo sa walang sawang pagsuporta po sa mga video namin. So, shout out sa mga kapakners natin dyan na sina Ranger Hilado, Gerald Capongcol Bencio, Rexon Padio Siderio, JR Lase Almoneda, Begs Tiaudul, Kim Dominic Moneba, Jun Ryan Mables, Evony Valencia, Bob Uy, Gretchen Cabardo Alcantara, MP Fernandez, Michael Alibanya, JB Datu, Cheribel Pamaong, Jan Michael Lusado, Belna, Joms Bahora, Kute Alar, Jason Maginda, Renz Meneses, Nicole Ayesha DG, Jesher Sante Jimenez, Edlin De Guzman, Mary Joy Villanueva, Jai Bautista Leal, Ses and Kai, Rizwana Wistan, Dukan Jonah, Gomez Nunez Banji, Ian Daal, Jomar Querol, Raymond Nota, Dexter Patente, Pritzy Almension, Aileen Consigo Butron, Sarah Jane Daya Olivar, Ira Camelia, Rapime, Donalyn Silva Marhes, Toha Mesha Kelie, Rachel Lebanco Labita, Kiko B. Pariscal, Jason Katubig, Sheila Corpus Itliong, Prildon Isaac, Daniela Jerica Desipulo Malquerido, Arlene Luistro, Remboy Cañadilla Leporada. So, shout out sa inyong lahat mga kapakners. Salamat sa walang sawang pagsuporta sa aming channel.